Ngayon punta natin yung loob. Medyo may konting kombinasyon po yan para maiba naman ho. Ngayon doon naman po sa mga nagtatanong po sa nagastos. Teka muna, may dumi pala yung ano ka natin, yung ulunan natin. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dito sa ginagawa dito sa bahay ng nanay ko. Ito pong renovation na ginagawa po. Pag-usapan po natin ngayon, ano na ho kaya ang status? Ano na yung mga natapos na at ano pa po yung kulang? Sa ngayon po kasi, tapos na yung 8 weeks. Bali, 8 weeks and 4 days na po tayo. Sa tansya po natin, ma-extend po tayo ng mga 4 na araw pa. Bali, isang linggo pa po lumalabas yung sobra doon sa 8 weeks sa target natin. Ma-extend tayo ng 1 week. So ngayon po, magbibigay muna ako ng update para bago tuloy ang matapos. Meron po tayong idea, ano na ho ba yung pinapagawa po natin dito. Sa mga message, may mga nag-comment din po patungkol po dyan. So sa pagkakataong ito, yan po muna ang ating vlog ngayon. Bigyan ko po kayo ng update. So dyan lang po muna kayo. Sama po tayo, ipapasal ko po kayo dito sa ginagawa pong bahay natin. Ngayon, ito na po yung ano, yung view dito po sa labas. Makita po natin dito. Ayan, halos yung pintura ho, napasadahan na. Pero ano pa po yan, isang pasada pa po ng konti yan. Ano? Pero kung inyo po mapapansin, medyo malinis na po siya. Ayan. Although ngayon po, naglilinis na po sila kasi mag-aalas 5 na ng hapon. Ayan, para itutuloy po yan bukas. At yung bang magamit nandito, kamukha nung... supa itong maliit, ayan, ano na yan, nilinis na yan, ito yung ibang upuan. So puntahan po muna natin itong ginawa natin sa harap po muna siguro. Ayan. Ang kulang po dito sa bandang labas, yung ano po yung grills. Yan po, pinapabricate na rin po yan. Pinapabricate na yan. Lahat po ng bintana, meron po yan. Saan na ba yung pinabricate? Doon yata sa likod. Ayan, mamaya po, tingnan natin kung makita ko ano. Ngayon, unahin ko po muna siguro dito sa ano, dito sa bandang pinakaharapan. Ayan, ang hindi pa po tapos, ito pong pinakasanipan niya. Bali, hindi ko na po yung pinalagyan ng ano, ng isa pang parang tabla. Yung ano na mismo yung steel. Tapos, imasilya na lang po ng maayos yan. Okay na yan. Tapos, yung kisang po dito sa ano labas, hardiplex na lang ginamit natin. Tapos, masilyahin na lang yan, pinturahan. Hindi na po tayo nag-spandrel dahil ano po, masyadong mahal. So dito po sa side na to, yan po makikita natin. Yung banda roon, yung first floor po natin, ayan. May pintura na, halos patapos na rin po yan. Mamaya aakyatin po natin yan. Pero gusto ko pong ipapansin po sa inyo itong katabi namin. Bahay ho ng ano, pamangkin ko yan. Nainggit ho, magpapapintura din, ipapaayos ho. So okay yan, itong harap din, igagawa ng tiles yan, ayan. So yung mga gumagawa nandyan ho, yung nasa taas, mga binata pa yan. Sa baba, mga binat na, maliban sa isa. So ito po, ginagawa na rin po ito. Isingit natin ng konti. Ayan. Bali, pipinturahan po yung lahat dito po sa labas. Ayan, ano? So at least magkatabi siya. Ano siya? Bagong pintura, bagong linis. Ang nagmamanis naman po dito, yung ano, dalawang pamangkin ko. Yung scholar po natin. Ayan, nagtatrabaho na sila. Yung isa nurse sa St. Luke's. Yung isa naman ho ay engineer. So sila naman po ang gumagastos niyan. Ayan, punta natin yung kabilang side naman. Kabilang side tayo. Ayan, so ito yung side naman na to. Ang gagawin pa dito, gaya ng binanggit ko kanina, yung mga steel grills dito. Lalagyan ng grills po yan. Tapos yung, ano, yung frame ng AC. Ayan, lalagyan po yan. Tapos dito naman, ayan, may mga nakaparada na po dito. Yung mga motor dito na nilagay muna. Itong banda dito, gagawin itong ano, parang gym, yung magamit ng pag weights dito ilalagay. Tapos itong banda dito, pwedeng paradahan. Ang kulang pa dito, yung grills din, dito sa may bintana. Ayan, tapos dyan, ganun din. Tapos yung isa pa dito, yung bintana, nakatingga pa yan. Ayan. Habang nagluluto naman si Cheryl ng ano, kamuting kahoy. Ayan, kanggus sa diet. Yung bubong dito sa may ano po, dito sa may likuran, gawa na po yan, extension natin, ang laki na po niya, no? Sementado na rin po yan. Ayan, sinimento na yan. Ayan, siyempre si Edgar, ang ano, isa sa mason natin. Ano yan, at saka yung ano, mabait yung asawa niyan. Nagmamalasakit sa kanya madalas. Ayan po, ano, medyo salubong tayo sa araw dito, ano, hindi natin masyado makita yung view sa ano, taas.
Ayan, nandoon. Hindi nyo makita, no? Ayan. Yung first floor natin, nagre-reflect yung araw eh. Ayan, nakita nyo. Ayan. Pasadaan natin. Dito muna tayo dumaan. Ayan, bali dito. Ang kulang dito yung tiles na lang. At saka yung pintuan nga pala dito. Bali, ayusin natin yung pinto dito medyo matibay-tibay. Kasi ito yung pinaka-outer door dito sa bandang likuran. Ito po, lalagyan natin ng tiles ito. Para medyo okay siya. At saka lalagyan natin ng aluminum ano diyan, parang pintuan para magmukhang maayos po siya. Ayan. Yung CR natin, bago na po yung bubong niyan, in-extend na 'yan. Ayan, so may konti na lang tatapusin dito, konting welding sa kapintura. Yung first floor po natin, ayun na, oh, kita natin. Ayan. Yan na po ang kulay niyan, Boracay pa rin. Dito tayo dumaan. Ayan po. And dito po sa side, dito makikita natin. Ayan. Malinis na siya dito sa likuran. Malinis na yan. Ayan, oh. Oops. Tapos sa likod dito, dito naman yung babuyan natin. Banda rito yung babuyan. Yung alaga naman nating manok doon sa bandang dulo. Mga isang linggo lang, pwede tayo magkatay. So, ayan. Balik tayo doon sa may harapan uli. Dito tayo dumaan. Sa may likod tayo dumaan. Ayan, dito tayo. Yung pintana dito, ganun pa rin. Hindi ko na ginalaw. Baka yung ano lang, yung grills, pinturahan ng itim. Ayan po. Tapos ito. Ayan yung kulay. Tapos dito sa may hagdanan. Ito lang hindi pa. Tapos, ayusin pa po dyan. Lalagyan ng grills din yan. Bali, ano yan, glass window po yan. Tapos itong hagdanan, may isa pang poster rito. Lalagyan natin ng support dito. Tubo na lang. Tapos yung pintaan ng maliit dyan, lagyan ng grills. Ganon din ito. Yung lumang grills ang ibabalik natin dito para makatipid na tayo. So yan po gagawin natin. So yan. So maraming, ano dito, maraming gumagawa. Sabay-sabay. Kasi pati yung ano natin, yung rotavator natin, ginagawa rin. Ayan o. Pasadahan natin kasi nandito na rin lang. Yan. Operator natin ng ano, ng harvester sa rotavator, si Joseph. Saka siyempre si Ricky. Manager. Saka yung ano, bayaw mo, ano? Kapatid, bayaw. Ayan, so marami kami dito, ano? Siguro, baka abutin tayo ng 20 lahat, eh. Kasama yung gumagawa sa kabila. Ngayon, punta natin yung loob. Pasalan natin yung loob. Medyo marumi lang dito, ano? Hindi pa nalilinis talaga. Pero ano naman, itong labas, halos nakaporma na po yan, ayan. Ito naman, okay na yung ceiling dyan, yung ilaw na lang aayusin. Saka yung kornisa, siya nga pala, lalagyan ko ng kornisa ito. Nandiyan na yung materialis natin, ididikit na lang po yan dyan. Tapos sa loob, ayan, yung ilaw natin dito, okay na. Sindihan natin. Ayan, yung sa pin light natin yan, tatlong kulay. Ayan, yung ito, isa naman, ganun din. Tatlong kulay din yan. Iba-iba. Ayan. Ayan po yan dito. Yung kwarto nung ano, nakaraan, pinakita ko na po ito kasi medyo magulo sa, ano, sa loob. Yung pamangkin ko, sabi ko ayusin eh. So ayan, sabi ko sa kanya, i-set up to ng maayos yung kwartong pangmatagalan na. Kung gusto niyang gayahin yung parang hotel, pwede. Para kapag nakapag-asawa siya, dyan na sila titira, dyan sila matutulog. So gagawin daw, pero sa ngayon hindi pa. Ito yung mga bago ho dito sa may ano, dito sa may dining natin. Ito yung bagong aluminum cabinet natin, glass with glass ano ito. Ayan, gawa na 'yan. Tapos yung kwarto ditong isa, balikan nga uli natin. Ay yung CR po muna. Bagong CR po ito dito sa may ano. Dito, ayan, okay na po tayo dito. Ayan, nakabit na 'yan. May salamin na rin tayo. Saka may maliit na counter o kaya patungan. Tapos ito naman ho yung kwarto ni Nanay. Ayan, okay na po ito dito na sa natutulog. Asan ba yung switch natin ito? Ayan. So yung TV, sinet up na natin dito. Ayan. Ayan bali ang TV niya. Dahil ano naman, yung aircon okay na yan. Kaso nga lang ayaw niya, kaya pinalagyan ko po ng, ano, ng wall fan. Pag takot sa AC, yan po, nandiyan na lang yan. So, kaso nga lang po ito yung pag-aawayan. Dahil sabi namin, wag nang ipasok uli yung mga luma. Ipinasok niya po uli. Kaya bahala na sila nung kapatid kong babae kapag nagbakasyon, sila mag-usap. Kaya sabi sana na dito, wag nang ibalik yung mga luma. Kaso, yan, pinupulot ho lahat. Ayan po. Ngayon, balik tayo dito. Dito naman po sa kusina pa.
Ayan, makikita nyo dito, medyo madilim. Ito, bago na rin po ito. Madilim na, ay, bago na rin po yung anong cabinet natin. Pinalagyan po natin yan. Ayan, pinalagyan natin yan. Dito naman ho, i-deliver bukas. Cabinet din po ulit dito. Kamukha nung nasa loob. Bali request ni nanay yan, so pagbigyan natin. Tapos ito naman yung dating lutuan natin. So may space pa po dito. Tapos yung labas, yung pinanggalingan natin kanina. Ayan, yan po yung pinakalabas. Ano po, ayan. Mulalagyan ng tiles. Ayan, so dito ho, okay na ito yung CR ho na ano, dito CR sa labas. Yung luma nating CR, okay pa rin naman to. Ayan, ayan, okay pa rin naman yan. Medyo marami lang, lilinisin po yan. Ayan. So balik tayo dun sa loob, ito naman. Marami tayong space dito, mapaglalagyan ng mga gamit. Ayan, so dito naman ho, sa gawing kanan, may dalawang kwarto po dito. Nung nakaraan ho, kasi may nag-comment na wala daw spare na kwarto. Meron po ito. Dito kami natutulog sa ngayon. Magulo lang po dito. Magulo lang po ano. Ayan, yan po ang kwarto namin. Magulo lang. Yung bata yung bunso ko nandito. Nakahubad. Ayan. Tapos ito pong isang pintuan. Kaso nga lang po ngayon, ginawa muna namin ano yan, stock room. Bali, kapag nakalipat kami sa weekend, this weekend, ano po ito? Pipinturahan din po yan, saka ayusin yung, ano, yung saksakan, yung linya ng kuryente. So, papasadahan po yan. So ngayon, akita tayo sa taas. Ito po ang hindi pa tapos. Itong sa taas. Ito po ang papahuli yung hagdanan, pero sa taas niyan, puntahan natin para makita po ninyo. Oops, yan. May kulay na sa loob niyan. Oops. Ayan o. Ito lang tinatapos. Ayan, itong, ano, itong isang tiles, isa't kalahati. So ayan na po yan. Ano? So, medyo magulo lang, pero makita natin. Nakaporma na yan. Yung ceiling, okay na yung ilaw nga natin. Sino natin yung ilaw? Nasaan ba yung ilaw? Ayan, yung ilaw natin. Saka yung pin light. Ganun din. Oh, so ito na yung magiging ano natin, kwarto. Bukas, i-deliver yung kama natin dito. Dito ipipesto yung, ano, yung kama natin. Banda rito. Ayan, tapos dito. Yung TV natin dito lang sa wall. Wall mounted na lang dito. Ayan, tapos ang kulang pa dito, kornisa na lang saka yung baseboard. Yan ang kulang baseboard. Saka yung kornisa, ito yung gagamitin natin. Ito yung kornisa. Ano yan, PVC yan. Hindi aanayin. Ito naman po yung CR natin dito. Ayan si Totoy. Ayan, bago po yung tiles natin dito. Yan po yung itsura. Ang kulang dito, yung ano pa, ceiling, hindi pa namamasilya. Pero may exhaust fan na yan. May ilaw na. Masilya na lang, masilya nung ano, nung ceiling. Yan, saka ko napapakita yung toilet natin, medyo ano po, napatungan ng gamit. So ito rin po yan, ito po ang design natin dito. Medyo may konting kombinasyon po yan, para maiba naman ho. Ayan, yan, yan po ang CR natin dyan. So ito naman yung kabuang kwarto, ayan. Dito, itong ano na to, nakita nyo ito, gagamitin ko, ilalagay ko yun doon sa pinaka-corner. Kasi sayang ho yan, galing ko yan sa condo, doon sa Naga. Yung kung anong size po niyan, sakto po yan dito. Yan si Totoy, kapatid yan ni Michelle. At saka anak ni Cheryl yung nagluluto po sa baba. So, ayan. So, ayan po ano. So, okay na tayo. Nakita nyo na ho. Dito naman sa banda rito. Ayan. Dito ho, may ano tayo dito. Kagaya nung nakaraan sabi ko, meron akong silipan dito. Dudungaw, pag, ano, dudungaw tayo rito. Ayan. Kita natin lahat dyan. Ayan. Sa baba. Doon sa mga bisita doon, nakikita natin dito. Ayan. So, ayan. Ayos na. Ito na lang po ang kulang. Siguro, dalawang araw, tatlong araw, mga ano na to. Lalagyan ng railings dito para may, ano, may hawakan. Itong hagdan, lagyan natin ng tiles. So, ayan. So, ayan. Nakita nyo na, mga kabayan natin, ano? Ayan po ang update. So, ito ho. Nilagyan na yung isang sopa dito. Nag-aapura na kasi si nanay. Nag-aapura na eh. Kaya kailangan itong linggo na to hanggang Sabado dapat makatapos na. Ayan, dapat matapos na hanggang ano, hanggang ngayong linggo para ma-clear na. So ayan po. Yan po yung pinaka-update po, ano? Pinakita ko po sa inyo yung labas at loob. At ito, nagpapawisan po tayo. Dito tayo sa bandang malayo-layo sa rice mill kasi umaandar, maingay. So ito ano, tuloy-tuloy pa rin po yung ano, pagbibistay. Ayan, tuloy-tuloy pa, mag-aalas 5 na.
Ayan po, ano. So, bali, yan po yung update muna natin, mga kabayan po natin, sa ginagawa po natin renovation dito po sa bahay ng nanay ko. Ngayon doon naman po sa mga nagtatanong po sa nagastos, ito ho, ano. Bali sa labor ho, mahigit 300,000 na po ang actual expenses po natin. Yung dating kontrata po nating 250,000, kinawa po natin 300,000. Tapos meron pa po tayong additional dahil nga po lumagpas doon sa estimate natin. Na-extend pa tayo ng isang linggo. So ginawa po natin 340,000 yung kontrata. So sana po mag-cash yan na yan. Dahil po sa tansya ko, dapat matapos ngayong linggo. Siguro itong Sabado, sana clear na po tayo. Tapos yung sana naman po sa materials, more or less, kung kasama ho lahat-lahat, kasama yung aircon, kasama yung mga mamahaling item, yung kama, yung cabinet, kulang-kulang 1M na po tayo sa materials. Siguro ho kapag tinanggal po natin yung mga mamahalin, magre-rinse ho tayo ng mga 800,000 more or less. May maginamit ho kasi tayong mga mamahaling item, kamukha ng kama, ng aircon, tapos yung ano po natin, yung kubeta natin, nasa ano po yun, 19 mil po yun. Kaya medyo nabatak po yung ano. Teka muna, may dumi pala yung ano ka natin, yung ulunan natin. Ayan, may dumi. So yan po, yun po ang binabanggit po natin. Siguro kung aalisin po natin yung mga mamahaling item, siguro more or less nasa 800,000. Lalo na ho, siguro kung isasama natin yung ano, yung mga window glass, mga cabinet, mahal din po yun. Umabot tayo ng mga halos 100,000. Kaya kung siguro ho, aalisin po natin yung mga mamahaling item, siguro mga kulang-kulang 800,000 more or less, ang material cost po natin. Plus yung labor na 340, yun po yung naging expenses po natin dito. Ano po? So siguro ho, sa susunod na vlog natin, baka last na po yun, sa malamang po tapos na itong ano natin, renovation. Kasi sabi ko nga, mga 4 days na lang dapat maklaro na po yan. Kasi yung nanay ko nainip na rin po, ano? Dahil ang hirap po nagpapatrabaho, marumi. Kaya mas maganda ho, maklaro na po tayo. Ano? So yan lang po muna ang update po natin. Dito po sa ginagawa po nating renovation ng bahay, na kung saan sa ngayon nga po, ay sabay ginagawa. Kasi yung kapitbahay natin, yung pamangkin ko, ginagawa na rin po yung bahay. Ayan, nakita po natin dyan. So, ayan, sabay-sabay na po yan. Bahay ni nanay, saka bahay ng pamangkin natin. Sabay na pong inaayos. So, ayan lang po muna siguro ang update po natin dito sa ginagawang pabahay. Ito po ang magiging part 5 po natin. So, maraming salamat po sa inyo. So, muli po, ito si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain na makin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!